Panahon tayo ng COVID-19 infection at marami ang nag-aalala, marami ang nai-stress. Pero wag ho kayong mag-alala because we have a big God who is all-powerful. He never sleeps. Hindi siya natutulog at palagi siyang nandadyan. He is just a prayer away. Anyway, para doon sa mga wala pang COVID at hindi nagtitest ng positive, ang ating pagtuunan ng pansin ay yung isang uri ng disease prevention na sawatain natin na makapasok sa ating katawan yung COVID-19. So ito ay, of course, kailangan palakasin natin ang ating resistensya with healthy foods, avoid mga junk foods, and avoid lifestyles na hindi maganda sa ating health, like alcohol and smoking. At kailangan matulog tayo ng at least 7 hours every night, and mag-grounding tayo. Ibig sabihin, ugaliin natin na lumakad sa lupa o sa grassy areas ng at least 30 minutes to 1 hour every day. Yung wala tayong chinelas, we have to ground ourselves with the electromagnetic frequency of the earth. Kasi ito ay nagbibigay sa atin ng mataas na vibration. Pag mataas ang ating vibration, we will be healthy. Pag mababa ang ating vibration, ibig sabihin, magdudulot siya ng sakit. And surround ourselves with negative ions. The best way and the easiest way to surround ourselves with negative ions is yung itong Himalayan lamp. So, yun ho. And another thing is, I encourage you to supplement with a natural supplement na quercetin. Ito ay nabibili sa natural health store at zinc. Kasi ang quercetin ay nagiging zinc ionophore. Ibig sabihin, ito ay ini-equip niya yung zinc na makapasok sa cell membrane ng virus upang ma-destroy ng zinc yung virus. So, I suggest subukan nyo ho ito. And of course, you take lots of vitamin C and expose yourself to near infrared light or far infrared light. Yung near infrared light ay yung sunlight sa umaga from 6 o'clock to 8 o'clock. And pwede rin yung sa hapon na hindi na mainit, mga about 4 o'clock to 5 o'clock. Yun ho ang disease prevention para hindi makapasok yung COVID disease sa atin. And ang pangalawa ay yung, let's say, nag-test na kayo sa positive or nasa quarantine centers na kayo o nasa hospital na kayo. May 3 combo team na tinitake ng mga natural medicine doctors at piniprescribe nila ito sa kanila mga kliyente, yung mga clients nila, to arrest COVID disease. Ito naman ay pangalawang disease prevention para hindi na mag-progress yung COVID o ano pa mang ibang sakit, at para ito ay masawata, ika nga, at hindi na lumala. Ito ay ang pag-take ng vitamin D3, 1000 IU, magnesium,
150 milligrams at yung vitamin B12 na 500 milligrams. Ang vitamin D ay nagsasawata siya sa inflammation na kaakibat ng COVID disease. Hindi, alam naman natin na hindi maganda ang inflammation because it actually progresses the disease. So, explain ko lang ng konti. Ang ating katawan ay may self-healing ability, ika nga. Ito may defense mechanism. Ginawa ito ng Diyos para kung mayroong sakit na pumasok sa ating katawan, ay mayroon siya kaagad na lalaban sa sakit na yon. Ang isa dito ay yung cytokine. Cytokine is a group of proteins na lumalaban sa inflammatory reactions na maaaring nasa ating katawan at normal na nakikita sa may COVID disease. Ito ay maganda sapagkat lumalaban siya o minomodulate niya, nire-regulate niya ang inflammation. Pero there are times na ang ating katawan ay nag-overproduce ng cytokines. Pag ito nangyari, imbis na magsawata siya sa inflammation, nagkakaroon ng pro-inflammatory reaction ang ating katawan. So, ang vitamin D ay sinasawata niya ang cytokine storm. In other words, siya ang lumalaban sa pro-inflammatory response ng cytokine pag overproduce ito sa ating katawan. Ang magnesium naman is very critical in the synthesis and activation of vitamin D. Ibig sabihin, ito ay sumasama, nagiging cofactors ng mga enzymes na gumagawa at nag-a-activate ng vitamin D para lumaban siya sa ano pamang sakit. Ang vitamin B12 naman ay essential para mag-support ng gut healthy microbiome. Ibig sabihin, sinusuportahan niya yung microbiome health natin at pre-prevent niya yung tinatawag na microbiome dysbiosis. So, ito kasi usually nagkakaroon ng problema ang mga COVID patients sa tinatawag na metabolism. And ito ay pagka ang ating microbiome ay hindi healthy, ito ay hindi makakasupport sa ating natural immune systems. So, kailangan din natin ang B12. Actually, ang B12 ay nakukuha sa pagkain ng mga internal organs kagaya ng beef liver, yung pork pancreas, yung puso ng beef kunyari o ng chicken. Ito ay nakikita doon. Hindi natin to makikita sa plants. Nakikita lang ito sa animal internal organs. Ngayon, kung may sakit na kayong COVID, usually you have no time to eat the adequate amounts of this animal meat. So, kailangan nyo na talagang mag-supplement. So, 500 micrograms ng B12 is what is recommended. So, bakit napakaganda nitong tatlong team na ito na sinasabi ko? Kasi ito ay
napaka inexpensive, hindi siya mahal, readily available siya, wala siyang side effects o wala siyang adverse effects. Ito ay orally administered, so pwede itong gawin nyo sa doctor's office o sa quarantine centers o sa bahay nyo kung nagka-quarantine kayo. And ito ay nagpi-prevent ng sepsis o yung paggalason ng ating dugo, which is usually high risk ang may COVID patient, lalo na pag may cytokine storm. Gusto kong i-share na ito ay science-based. In fact, may research na ginawa ang Singapore General Hospital at ang ng National University of Singapore Medical School tungkol dito sa therapy, three-prong combo na share ko lang sa inyo. At mayroon silang 43 patients na ginawa sa eksperimentong ito. Binigyan nila yung 17 patients na may COVID-19 disease, ika nga, ng vitamin D, ng magnesium, at ng B12. At yung natitirang 26 patients, ito ang ginawa nilang control group. Hindi nila ito binigyan ng vitamin B3. So, ang nangyari, 17.6% lang doon sa kanilang binigyan nitong vitamin D, magnesium, at vitamin B12, ang nag-initiate, kinailangang mag-initiate ng hydrogen, ng oxygen therapy. Yung 65.1% doon sa control group, yung hindi binigyan ng vitamin D, vitamin B12 at ng magnesium, 61.5% ang kinailangan na bigyan ng oxygen therapy. Kasi alam naman natin na ang usually yung may mga COVID, nahihirapan huminga. Ang ginagawa natin usually sa mga hospitals natin, sinasubject natin sa ventilators. Pero ang kinakatakutan ng mga natural medicine doctors sa ventilators ay kasi ito ay gumagamit ng positive pressure para mabombahan ng oxygen yung lungs ng tao may COVID. So, ang nangyayari, may mga pagkakataon na pumapasok ang germs sa lungs at may pagkakataon na nasisira yung lung cells dahil sa pressure na binoblow sa lungs ng ventilators. In fact, sa New York, yung governor ng New York, si Governor Cuomo, I think, ito rin ang nakita niyang observations na parang, I've read somewhere na yung maraming percentage ang namamatay doon sa may mga ventilators. Anyway, going back to the research ng Singapore, nakita nila, sabi ng mga researchers ng Singapore, ang effect ng vitamin D, vitamin B12, at ng magnesium is mitigating the hyperinflammatory response ng cytokine overproduction na
ang sabi nung mga researchers na yon, dapat daw pagtuunan yun ng pansin, hindi lang yung elimination of the virus. So, kasi nga, yung inflammatory response ng cytokine ay una, nakakasawata sa proper response ng ating immune system, at ang hyperinflammatory na kaakibat ng COVID disease ay usually nagli-lead sa sepsis. So, ito ang sinasabi ko na science-based. So, I wish na masubukan nyo ito. Wala namang mawawala. Alam ko na makakatulong ito sa marami nating kababayan. Sa mga kaibigan ko dyan sa North Shell, New York, maybe you can take note of that. At yung mga kamag-anak ko dyan sa Amerika. Hi, Florian. Hi, Auntie and everybody there. And yung mga kamag-anak ko dyan sa California, Papa, Norman, Ben, and your children, para hindi kayo mag-alala sa COVID infection. With this, I also wish and pray na yung mga kababayan natin na nag-positive at nasa hospital o nasa quarantine ay gumaling na po kayo. I'm always praying for you every night. I'm also praying for our leaders, especially si President Duterte and his men, yung legislators natin, the congressmen, the senators, and all our government people, especially our health care providers, the doctors, the nurses, the other hospital personnel, and yung mga guards natin, yung ating police forces, and other military officials na tumutulong sa pag-mitigate ng effects nitong COVID-19. Well, alam ko, the grace of the Lord is always with us. I always pray that He will reign in our lives, in our hearts, in our minds, in our nation. And I know He answers prayers. We just have to be thankful to Him and be always under His perfect will. With this, I say thank you so much. Be healthy, and may God bless you.